So mga lab, kailangan nyo lang pumunta sa Google and lagay nyo lang yung etravel.gov.ph. So ito yung lalabas dyan, ito yung pinaka main window ng website. So mamili lang kayo, either kayo ay Philippine passport holder or foreign passport holders. So sa amin, kasi nga dahil nga si AFAM ang uuwi, pipili natin yung foreign passport. So dito, nandito lahat yan yung mga information. So nandito yung travel type, kung arrival ba or departure. So of course yung sa amin is arrival. Then transportation, it's either air or sea, mamili kayo. So air sa amin, then dito nyo ilalagay yung arrival date. So dahil nga kay AFAM ang arrival niya is 11, so ilagay ninyo 11, and then kailangan ilagay ninyo yung email address ninyo twice, so sa enter email and re-enter email. And then once na fill upan nyo na tong window na to, all you have to do is click nyo lang yung I have read and agreed to the data privacy and affidavit of undertaking, and then lalabas na to. So you have to click yes, I agree, then continue. So pag ginunto nyo, ito na ang lalabas. So nandito yung personal profile, and all you have to do is sagutan din lahat yan, of course, yung first name, middle name, last name. So very easy lang naman. Then of course, double check na yung passport number ninyo, sex, birth date, citizenship. So dito sa party na to, dahil nga syempre si AFAM may Italian, so nalagay ko Italian. And then of course, kailangan ninyo maglagay ng mobile number sa Pilipinas. So kami, ang ginagamit namin every time na uwi kami is yung cellphone ng kapatid ko. And then once na nagawa nyo na yan, click nyo lang uli yung next, at ito na uli ang lalabas. So ito na mga information na to is yung permanent country residence ng traveler. So this point kami, syempre, taga Luxembourg kami, so lalagay namin Luxembourg. And then yung address namin dito sa Luxembourg. And then pag nasagutan nyo na yan, all you have to do is click nyo na lang din yung next, tapos lalabas na tong window na to. Dito naman sa window na to, andito yung travel details. Automatic na lalabas na yung date of arrival ninyo. So of course, andito yung country of origin, purpose of travel. So sa akin kasi, pag ginagawan ko si AFAM, ang nilalagay ko is family relatives, kasi yun naman talaga ang kanyang purpose. And then, traveler type. So it's either aircraft passenger ka or flight crew ka. So of course, dahil passenger tayo, so lagay natin yung passenger. So dito naman is yung airlines na sasakyan ninyo. And usually, automatic yan na lumalabas yung flight number ng aeroplano ninyo. Kaya hahanapin nyo na lang dito sa flight number. And then, kapag nilagay nyo na yung flight number, magkukusa siyang may lalabas na sagot dito sa airport of arrival ninyo. Ang wala lang dito, yung seat or bed number. Syempre, di pa naman tayo naka-check-in. So, hindi po mandatory. So, all you have to do, once nasagutan nyo na to, is click nyo na lang again yung next. So, dito naman is yung destination upon arrival in the Philippines. So, kung mag-stay po yung AFAM ninyo sa hotel, then all you have to do is lagay ninyo hotel, resort, or kung residence man or transit lang. So, kami, of course, ang lagay namin residence kasi may bahay naman kami ni AFAM sa Philippines. Pinas, sa family namin. And then dito maglalagay kayo sa baba ng contact information. So usually ang nilalagay dito na contact information is yung number ng, for example, sa family ninyo. So sa amin, nilalagay ko rito yung contact information sa Pilipinas is yung sa kapatid ko, yung cellphone ng kapatid ko. And then once na natapos yun na yan, all you have to do is next. And then ito na yung pinaka last part ng ating e-travel. So dito na yung health declaration, as yung sinakalagay, as of July 22, 2023, no COVID-19 test or vaccination required when traveling in the Philippines. Pero syempre, kailangan sagutan nyo to. Like for example, countries work visited and transited in the last 30 days. Kami, wala namang kapintahan in the last 30 days, so you don't have to answer this. Pero kung galing kayo sa ibang bansa, so all you have to do is just to declare kung anong bansa man yun. And then, of course, same question nung kagaya noon, kung may history ba kayo, na-expose ba kayo sa taong may sakit or infectious disease in the past 30 days or nagkasakit kayo in the past 30 days. So, kami at this point, no lang. And then, kapag limit nyo na yung next, so kapag na-next na kayo, may lalabas na neto na parang summary. So, all you have to do is check nyo lang kung tama ba yung mga nailagay ninyo. And then, kapag na-check nyo na lahat, all you have to do is click nyo lang yung submit. So, ito na po yung pinaka-i-travel ninyo. All you have to do is either screenshot ninyo, i-save ninyo sa mobile ninyo or sa email ninyo. Tignan nyo kung may darating sa email ninyo, kasi kay AFAM walang dumating na email. Pero ang ginawa ko na lang is sinave ko na lang itong i-travel niya sa cellphone niya, para at least just in case meron na siyang copy doon. So hindi naman ganun kahirap kumpara noon, kasi dati talaga kailangan mo mag-download ng COVID test mo, ng mga vaccine mo. Pero ngayon hindi na kailangan. Very easy na, in just 5 minutes kung talagang masasagutan nyo ng tama, makakakot, makakakuha kayo ng tinatawag natin na e-travel. So yun lang mga love, good luck sa lahat na mauwi and bon voyage. Bye, love you all.